Isang mapagpalang araw mga boss. Para sa video na to ay tuturo ko sa inyo ang tamang diskarte ng pagkuha ng tapit clearance or pag-retime kung tinatawag sa makina. Marami ang nalilito sa pagkuha ng tapit clearance. Yung iba gumagamit pa ng mga markings dito sa ating flywheel or dito sa camshaft para masigurado na nasa tamang setup ang intake valve at ang exhaust valve. Yung iba mga boss na nagmamadali ay gumagamit ng short method or two turns method. At meron ding iba na ninigurado na gumagamit ng long method or individual tapping sa ating mga piston. Well, sa punto na to mga boss, ang ituturo ko naman ay ang diskarte na ginagamit ko ever since naging mekaniko ako. Every time na magtutune up ako ng 3-cylinder, 4-cylinder, 6-cylinder, mga 8-cylinder, B-type engine, or even single piston engine. Sa diskarte na to mga boss ay sinasigurado ko na 100% na hindi ka malilito at hindi tutukod ang ating valve sa ating piston na madalas na ikinakatakot ng ating mga baguhan na mekaniko. I remind ko na rin sa inyo mga boss na lagi niyong tandaan na maliit man at malaki man ang makina ay parehas lang ang proseso ng pag-tune up or pagkuha ng tapit clearance. Kaya kung gusto mong matutunan ng lubusan ay sundan mo lang ang video ko na to, at kung may mga gusto kang idagdag ay pwede mong isulat sa comment section box. Kaya ano pa ang hinihintay natin? Tara na! Ang ginagamit ko pala na sample na makina mga boss ay itong single piston na diesel engine. Anyways mga boss, kahit mapagasolin engine or mapamarami or multi-cylinder or inline B-type engine, katulad ng sinabi ko kanina, ay parehas lang talaga ang proseso ng paggawa or pag-set up ng pagkuha sa tapit clearance. Ang ituturo ko na paraan ay tinatawag na valve reaction, kung saan titignan mo lang ng mabuti ang galaw ng ating mga valve every time na iikuti natin ang ating flywheel. Sa pamamagitan mga boss ng paggalaw ng valve ay malalaman mo kung naka-top dead center na ba ang ating piston or naka-bottom dead center, naka-beginning to top or naka-beginning to down ang ating piston. Sa pamamaraan na to ay sinusundan na natin ang principle ng 4-stroke engine kung saan meron itong intake stroke, compression stroke, power stroke at saka exhaust stroke. Sa intake stroke mga boss, ang intake valve lang ang open. Ang piston ay patungo pa down. Fresh air going inside the cylinder. So, tignan mo lang ang reaction ng intake valve. So, kung open na ang intake valve, ay itutulak ito ng rocker arm. At nakakompress na ang spring nito. Kung close naman, ay nakarelease ang rocker arm at valve spring. So, ang hinahanap natin ay open ang intake valve. Kailangan lang natin na ikutin ang flywheel para masundan ang pag-open ng ating intake valve. Take note mga boss, paano ko pala nalalaman na intake valve ito at saka exhaust valve naman ito? Sa pamamagitan ng intake manifold at saka exhaust manifold ay matutukoy mo kung anong mga barbula ang nakaposisyon dito sa ating cylinder head. Kung ang valve na to ay malapit sa intake manifold, ito yung intake valve. At kung ang valve naman na to ay malapit dito sa exhaust manifold, ito naman yung exhaust valve. So para lubos na mas maintindihan mga boss, ay tatanggalin ko muna ang injector na to para makita nyo kung nakatap na ba or nakadown na ba ang ating piston. Actually mga boss, sa actual na pagkuha ng tapit clearance ay hindi ko na tinatanggal ang injector. So ngayon ko lang i-demonstrate kasi nga para hindi kayo malito at maintindihan nyo ng lubusan. So gumawa na rin ako ng rod na panukat kung nakatap na ba ang ating piston, meron siyang letter T. Ibig sabihin top. Kung nakadown na ba ang ating piston, meron siyang letter B. Ibig sabihin bottom. So ilagay natin siya dito sa butas ng ating injector para malaman natin kung nakatap ba ang ating piston at nakadown. Iikutin natin ang ating flywheel at makikita na natin na unti-unti na siyang nagda-down ang ating piston at saka nakabottom na siya. Ang ating intake valve naman ay nakikita natin na gumalaw. Papakita ko rin sa inyo ang pag-tap ng ating piston. Ayan, unti-unti nang umaakyat ang ating ginawang rod.
So, ibig sabihin nun ay papunta na sa top or top dead center ang ating piston. Nakikita na natin ang markings natin na letter T. Ayan. So, ginawan ko na rin ang marking ating intake valve mga boss dito sa kanyang rocker arm, which is letter N. And nandito din sa kanyang adjuster. And then, sa exhaust naman is letter X. At saka nandito din. So, ikutin natin ang flywheel hanggang sa gagalaw ang rocker arm at itutulak pa daw ng ating intake valve. So, ayan mga boss, gumalaw na ang ating rocker arm at ang ating intake valve. At going to down na din ang ating piston. Kung nakita nyo ang ating marking, ay papunta na siya sa bottom or letter B. So, nakatulak na talaga ang ating push rod at nakakompress na ang ating valve spring. So, ang ibig sabihin nito ay open na ang ating intake valve. So, sa punto na to, ang reaction ng valve ng ating makina na to ay intake stroke. So, ang tanong mga boss, pwede na ba tayo mag-adjust ng tappet clearance nito? So, ang sagot ay hindi pa. So, kailangan muna nating pumunta sa sunod na stroke, which is ang compression stroke. Sa compression stroke mga boss, ang dalawang intake valve at saka exhaust valve ay close. Ang piston natin ay papunta naman sa itaas. Ito yung time na i-compress ng ating cylinder o ang ating piston, ang ating air or air and fuel mixture na pumasok kanina sa ating intake stroke. Ikutin naman natin ang ating flywheel hanggang sa magko-close itong ating intake valve. Hanggang sa mag-release ang ating valve spring at iikot ang ating push rod. At saka magta-top naman ang ating piston. Sa punto na ito mga boss ay papunta na pa-top ang ating piston. Kung makita nyo, ang ating rod na ginagawang tester or ginamit bilang tester ay nasa ibabaw na. So, ibig sabihin ito, naka-top na ang ating piston at saka naka-release naman ang ating push rod. So, sa scenario na ito mga boss ay parehas na ang ating intake valve at saka exhaust valve ay naka-release ang kanyang rocker arm. Paano mo malaman na naka-release na ang kanyang rocker arm? Kung gagalawin mo ang kanyang rocker arm, ay magagalaw na. Ang dalawang push rod ay maiikot na rin. So, ibig sabihin yan, naka-close ang dalawang valve, intake at saka exhaust. At naka-top naman ang kanyang piston. So, sa madaling salita, ang valve reaction na nangyayari sa makina na to ngayon is tinatawag na compression stroke. So, sa time na to mga boss, ay pwede na tayong kumuha ng tappet clearance sa ating rocker arm at sa ating valve. So, kailangan natin ng filler gauge para sa pagsukat ng clearance. Most of the time mga boss, ay dumidepende ako sa sukat ng tappet clearance sa isang makina sa kanyang engine manual or nameplate. Kung ano ang sukat ng engine manual or nameplate, yun ang susundin ko mga boss sa kanyang tappet clearance. Kung wala naman ako makitang manual or nameplate, ay magsisearch ako sa Google. At kung hindi ko talaga mahanap mga boss, ay mapipilitan akong gumamit ng pang-universal na sukat ng ating pillar gauge. So, tandaan din na kadalasan sa makina ay magkaiba ang sukat ng pillar gauge sa intake valve at sa exhaust valve. Mas manipis ang sukat ng pillar gauge sa intake kaysa sa exhaust valve. Meron ding mga makina mga boss na straight parehas ang sukat ng pillar gauge sa intake at saka sa exhaust. So, let's go sa proseso ng pag-adjust ng ating tappet clearance. Unang gawin natin is check muna natin ang actual na sukat ng tappet clearance kung masikip ba at maluwag sa pillar gauge. So kung katamtaman at sakto lang ang clearance ng ating tappet clearance ay huwag na natin i-adjust ito. Pero kung maluwag or masikip ang clearance nito ay kailangan talaga natin i-adjust. So sa punto na ito mga boss ay masikip ang kanyang clearance kaya need talaga natin i-adjust. So first things first ay kailangan natin na luwagan ang ating mga lock nut at adjuster sa rocker arm ng intake valve. Tapos ikutin natin ng paluwag ang adjuster. Ipasok ang pillar gauge sa gitna ng tapit ng ating rocker arm at ang ating valve stem. Higpitan ang adjuster ng todo. Yung tipong hindi na mahugot ng kamay ang pillar gauge. Tapos balikan mo ng pakunti-kunti ang pagluwag ng ating adjuster hanggang sa dahan-dahang gagalaw ang ating pillar gauge. So pagka ako ang mag-a-adjust mga boss ng tapit, mas prepared ko ang smoothness lang na hagod ng pillar gauge. Yung hindi masyadong masikip at hindi rin masyadong maluwag. Yung tipong napipil mo pa rin mga boss, ang kanto ng rocker arm at ang kanto ng valve. Basta smooth lang at hindi rough mga boss ha. So pagka nas tamang smoothness ng ating clearance, ay pwede na nating higpitan ang ating lock nuts, ating adjuster, and that's it. So pwede mo rin i-check or i-final ang paghigpit nito.
para makasigurado kang higpit talaga ang lock nut. Kung ano ang ginagawa mo sa intake valve, mga boss, ayon na rin ang gagawin mo sa exhaust valve. For sure na nasa tamang proseso ka, mga boss, at hindi ka matatakot nito. So kung ang tinatrabaho mo naman na makina ay may 3-cylinder, 4-cylinder, or 6-cylinder, and so on, ganito na rin ang proseso ang gagawin mo. So need mo lang na kunin ang firing order ng makina at makuha mo ang tapping ng compression stroke ng cylinder number 1. At tuloy-tuloy na ang pagkakasunod-sunod ng pag-adjust niyan na nanaayon sa kanyang firing order. Actually, mga boss, marami ang paraan ng pag-adjust ng tapit clearance sa multi-cylinder or sa inline engine. So pwede ko rin tingnan ang beginning ng pag-down ng rocker arm sa ating exhaust ng number 1 cylinder. Tapos kukunan ko ng tapit ay ang sunod na bilang ng kanyang firing order. So for example, cylinder number 1 ang kinukunan ko ng tapit clearance or nakatap. Tapos pagkatapos ay ikutin ko ang flywheel, and then makikita ko na gagalaw na ang exhaust valve ng number 1, is pupunta naman ako sa sunod na firing order niya. For example, meron itong firing order na 1, 3, 5, 6, 2, 4. So kung galing ako sa 1 na silindro, pag down ng exhaust valve ng number 1, ang sunod ko na kukunan ng tapit ay ang cylinder number 3, kasi yun ang nasa kanyang firing order, 1, 3, 5, 6, 2, 4. Okay? So pwede din na gumamit ako ng engine running method, mga boss. Pwede din na gumamit din ako ng marking sa kanyang flywheel. Pwede din na gamitin ko ang short at long method na diskarte ng pagkuha ng tapit clearance. So sa pagkuha ng tapit clearance sa makina, mga boss, ay hindi lang sa compression stroke ang basihan na pwede na tayong mag-adjust. So pwede din sa power stroke. As long as hindi pa gumagalaw or nakagalaw ang ating rocker arm ng dalawang valve sa open. So as long as nakaklose pa ang dalawang valve. Pero applicable lang itong power stroke, mga boss, sa mga 1 to 4 cylinder na engine. Pero paglagpas na yung makina sa 6 cylinder pataas, is meron naman tayong tinatawag dyan na overlapping of powers. Na ang ibig sabihin na hindi pa natapos mag-power ang cylinder number 1, ay mag-power na rin ang kasunod na cylinder nito na alinsunod man sa firing order nito. So anyways, tatalakayin natin yung overlapping of powers sa iba nating videos na gagawin. So now let's go sa susunod ng compression stroke, which is ito naman kanyang power stroke. Sa power stroke, mga boss, both intake ang exhaust valve ay close. Ang spark plug or ang injector naman ito, mga boss, ay mag-i-ignite na sa compressed air or sa air and fuel mixture na kinocompress. So ito yung time na sasabog na ang ating combustion chamber or magkakaroon na siya ng explosion. At pipilitan niyang i-push down ang ating piston. So ang movement ng piston ay papunta pa bottom or pa down. So sa next stroke ng ating power ay itong exhaust stroke naman. So sa exhaust stroke, mga boss, ang exhaust valve po nito ay open. Ang intake valve naman ay close. So ang piston nito, mga boss, ay papunta pa itaas. So ito yung time na ilalabas na ng ating cylinder ang product of combustion na nanggaling sa power stroke. So pagkatapos ng exhaust stroke, mga boss, ay babalik na naman ang ating stroke sa intake, compression, power at saka exhaust and so on. So pabalik-balik na lang ang cycle na yan, mga boss. So kung meron kayong katanungan na hindi nyo naintindihan, mga boss, ay pwede nyo po akong i-comment or i-message sa ating comments box section. So hopefully ay may nakuha kayong kunting kaalaman at idea, at sana nakatulong ako sa inyo, mga boss. Maraming salamat, and that's it. Peace!